Opisyal nang nagsimula ang election period. Kasabay nito ang pagpapatupad ng election gun ban o pagbabawal ng pagbibitbit ng baril sa labas. Pwera na lang kung uniformed personnel o may exemption. Kaugnay niyan, umabot na sa 14 ang naresto ng Philippine National Police. Umaalma naman ang isang grupo ng gun owners. Sabay hiling sa Supreme Court na i-exempt sila sa gun ban. My report si Marisol Abdurrahman. Alas 5 ng madaling araw kanina, naareso sa Barangay Caligayan sa Fairview si Ronald Alegre Taboro alias Buyok. Sangkot siya sa mga insidente ng robbery holdup. Pero nadakip siya hindi dahil dito, kundi dahil sa paglabag sa umiiral na election gun ban. Itong tao na to, parang aligaga siyang pumasok eh. Purong sulong siya. Tapos nung na-check nga ng pulis natin, ito, nakita na may dalang baril. Sana napatawarin nila. Kasi hindi naman din talaga akalain na ganun. Kahantungan ng paghawak ng baril na. Sunod namang naareso ang guardian si Dovin Demerin sa Barangay South Triangle. Makaraan siyang ereklamo ng mga kapitbahay dahil sa pagpapakutok ng baril. Lalahanin natin kahit na legal yung baril natin kapag wala tayong exemption sa COMELEC, bawal na bawal po. Kahit po alagad ng batas, bawal po magdala ng baril unless kung naka-uniforme po kayo. Hindi nagbigay ng pahayag sa media ang gwardiya. Sa Masbate, Benamano namang naaresto ang dalawang lalaking nakuna ng baril at patalim sa isang beer house. May lisensya man ang baril, wala naman silang maipakitang exemption mula sa COMELEC. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga naaresto. Kabilang sila sa 14 na naaresto ng PNP sa unang araw ng gun ban. Mahaharap sila sa reklamong illegal possession of firearms at paglabag sa Omnibus Election Code. Ang election violation is not less than 1 year to 6 years violation doon sa election Omnibus Election Code. And perpetual disqualification for government service. Mahigpit na paalala ng PNP, hindi lang baril ang ipinagbabawal, kundi maging ang mga may bala, replika, airgun, patalim at iba pang deadly weapons. Huhulihin maging ang mga may baril na lisensyado kung dinala ito sa labas ng bahay, kahit pa may permit to carry ang may-ari. Pwede namang kumuha ng exemption sa COMELEC ang mga gun owner. Yun nga lang, aabot ng 15,000 pesos ang exemption fee. Ang grupong gun owners in action, hiniling sa Korte Suprema na i-exempt sila sa gun ban. We have cited in our petition the our right to equal protection of the laws under the Constitution. We, private citizens, are also under threat as recognized by the RA 10591. So, why is the COMELEC not recognizing the threat to us and banning us from carrying our firearms? Hindi rin sang-ayon sa gun ban ang gun enthusiast na si Arvin Lugarta. Nawawala raw kasi ang kakayahan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Maski na patupad mo yung gun ban, maski na hindi, yung mga kriminal, magdadala pa rin ang armas yan. Assuming dumaan ka lahat sa proseso, ibig sabihin pumasa ka sa requirements na pinapayagan ka ng gobyerno magdala ng armas sa labas kasi may threat sa iyo at sa family mo. Ipinapaubaya naman ng PNP sa COMELEC ang usapin. Marisol Abdurrahman, GMA News.